sa Google Play. Ang mga ninakaw na kredensyal na ito ay maaaring gamitin upang ikompromiso ang mga Facebook account para sa mga malisyosong layunin gaya ng mga phishing scam, peking post, at adbot. Katulad ng Joker, isa pang piraso ng mobile malware, madalas na binabago ng face stealer ang code nito, kaya nagdudulot ng maraming variant. Mula nang matuklasan ito, ang spyware ay patuloy na hinahampas ang Google Play. Sa aming kamakailang pananaliksik sa mga nakakahamak na mobile app, nakatagpo kami ng higit sa 200 karagdagang app ng face stealer spyware sa database ng Trend Micro Mobile App Reputation Service, MARS. Sinasabi ng isa sa mga app na nakita namin, na pinangalan ng Daily Fitness OL, na isang fitness app, na kumpleto sa mga ehersisyo at pagpapakita ng video. Ngunit tulad ng unang variant, ito ay idinisenyo upang nakawin ang mga kredensyal ng Facebook ng mga gumagamit nito. Kapag inilunsad ang app, nagpapadala ito ng kahilingan sa https://sufan168.config upang i-download ang naka-encrypt na configuration nito. Sa panahon ng aming pagsusuri, ang ibinalik na configuration ay Markang paiwa exige ke jotile koi joins isa el dos mi wi wix 0 mi 6 i isim ki hasem ke joined isa ntyzndk 2 mount com j 3 mi simoy hasems 2 locks 3 bpy 141 dcmjwsci ani. Pagkatapos ng pag-decryption, ang tunay na pagsasaayos ay D, 0, X, 1, 5, 5, 0, 2, 0, X, 2, I, 0, ID, 1,155,634,961,912,172, L, 0, Login sa lungguhit pic sa lungguhit URL sa lungguhit switch, 0, LR, 70. Ang L sa configuration ay ang flag na ginagamit upang kontrolin kung may lalabas na prompt para hilingin sa user na mag-login sa Facebook. Sa sandaling mag-login ng user sa Facebook, maglulunsad ang app ng WebView, isang embeddable browser, para mag-load ng URL, halimbawa, https://touch.facebook.com/home/php/sk/nor, mula sa na-download na configuration. Ang isang piraso ng JavaScript code ay ini-inject sa na-load na webpage upang nakawin ang mga credential na ipinasok ng user. Matapos matagumpay na mag-login ng user sa isang account, kinokolekta ng app ang cookie. Pagkatapos ay ini-encrypt ng spyware ang lahat ng personal na pagkakakilanlan ng impormasyon, PII, at ipinapadala ito sa malayong server. Ang encryption key at address ng remote server ay kinuha lahat mula sa na-download na configuration. Ang isa pang peking app, na pinangalan ng Enjoy Photo Editor, ay nagbabahagi ng maraming katulad na pamamaraan sa Daily Fitness OL app. Ang mga pangunahing paraan ng pagnanakaw ng mga kredensyal, sa partikular, ay pareho, pag-aani ng mga kredensyal sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng JavaScript code at pag-kolekta ng cookies pagkatapos na matagumpay na mag-login ang mga biktima sa kanilang mga account. Ngunit naiiba ang app na ito sa pamamagitan ng paglipat ng pag-download ng configuration at pag-upload ng mga kredensyal ng biktima sa native code habang pinapalaborin ang app para mas mahirap matukoy ng mga solusyon sa seguridad. Nagpapakita kami ng mga screenshot ng higit pang mga variant ng face stealer sa mga sumusunod na figure. Ang mga variant ng face stealer na nakita namin ay tinanggal na ng Google mula sa Google Play sa pagsulat na ito. Mga peking cryptocurrency na miner app na nangongolekta ng mga pribadong key at namanek na parirala. Nakakita rin kami ng higit sa 40 peking cryptocurrency miner app na mga variant na mga katulad na app na sinaklo namin sa nakaraang blog entry. Ang mga app na ito ay idinisenyo upang linlangin ang mga user sa pagbili ng mga bayad na serbisyo o pag-click sa mga ad sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila sa pag-asam ng mga peking kita sa cryptocurrency. Sa una, pagkatapos magsagawa ng mga pagsubok sa isa sa mga bagong variant na ito, na pinangalan ng Crypto Mining Farm Your Own Coin, sa aming pansubok na device, wala kaming nakitang anumang mga advertisement at kahilingan para sa sensitibong impormasyon o pagbabayad. Gayunpaman, sa pag-click sa button na kumonekta sa wallet, sa app, sinenyasan kaming maglagay ng pribadong key, isang digital na lagda na ginamit sa isang algorithm para i-encrypt at i-decrypt ang data, na sapat na bilang pulang bandila na nagpasya kaming tingnan. Ang app pa. Ang aming pagsisiyasat sa manifest file ng app ay nagsiwalat na ito ay binuo gamit ang CodeDollar, isang libreng online na suite para sa pagbuo ng mobile app. Sa katunayan, karamihan sa mga peking cryptocurrency miner apps na dati naming sinuri ay binuo din gamit ang parehong framework. Sa pagsuri sa code, nalaman naming nagload lang ang app na ito ng isang website. At nang walang anumang code upang gayahin ang pagmimina, walang paraan upang matukoy kung ang app ay talagang nakakahamak. Gayunpaman, nagpasya kaming maghukay ng mas malalim, simula sa URL ng naload na site. Upang mapadali ang karagdagang pagsusuri, sinubukan naming buksan ang URL na ito sa isang desktop web browser. Sa unang sulyap, ang naload na website ay mukhang medyo propesyonal.
Inaabisuhan nito ang mga user na maaari silang lumahok sa cloud-based na cryptocurrency mining nang walang anumang deposito. Nangangako rin ito ng 500 gigahashes per second, GHPERSECOND, computing power sa mga user nang walang bayad pagkatapos nilang kumonekta sa isang aktibong wallet. Ang wallet connection page ng website ay nagsisiguro sa mga user na ang kanilang data ay i-encrypt gamit ang AES, Advanced Encryption Standard, at ang kanilang mga pribadong key ay hindi maiimbak. Naglagay kami ng ilang arbitrary na pribadong key string para sa pagsubok sa tab na Import by Currency, at sinabi sa amin ng mga resulta ng packet capture analysis na mali ang mga sinabing claim, hindi lang nag-upload ang site ng isang inilagay na pribadong key, ngunit ito rin ginawa ito ng walang anumang pag-encrypt. Bilang karagdagan sa mga pribadong key, ang site na ito ay nagnanakaw din ng mga mnemonic na parirala, serye ng mga hindi nauugnay na salita na nabuo kapag ang isang cryptocurrency wallet ay nilikha. Karaniwang ginagamit ang mga ito para mabawi ang cryptocurrency kung sakaling mawala o masira ang wallet ng user. Sa kaso ng mga peking app tulad ng Crypto Mining Farm Your Own Coin o website gaya ng naload mula sa app na ito, direktang ipinapadala ang isang ipinasok na mnemonic na parirala sa mga malisyosong aktor sa likod ng app o website na pinag-uusapan at ina-upload sa malinaw na text sa kanilang server. Ang pamamaraang ito ay katulad ng peking cryptocurrency wallet app scheme na tinalakay namin sa isang nakaraang blog entry. Nakita namin ang code sa seksyon ng pag-upload ng app at pinumpirma namin na nag-upload nga ang site ng mga plain text na pribadong key o mnemonic na parirala sa server na kinokontrol ng mga operator ng app. Upang akitin ang mga user na mag-sign up para sa serbisyo, gumagamit ang site ng airdrop para sa 0.1 Ether, humigit kumulang $240 sa oras ng pagsulat na ito, bilang isang pain. Ang mga detalye ng claim ng airdrop ay matalinong nagsasaad na ang isang wallet ay maaaring i-claim ng isang beses lamang, upang ang isang user ay kailangang magbigkis ng maraming mga wallet, at ang wallet ay dapat na mayroong higit sa $100, para ang mga malisyosong aktor sa likod ng app ay may isang bagay na nakawin. Upang makabuo ng hangin ng pagiging lihay timo, ang page ay napupuno ng malamang na mga peking komento ng mga user na nagbabanggit na matagumpay nilang na-claim ang kanilang 0.1 Ether. Nang kawili-wili, nang suriin ang code na nagpapakita ng di umano'y lumikha ng webpage, tila din agaya ang cryptocurrency wallet ecosystem cleaver, nakakita kami ng hyperlink sa code na naging Twitter account ni Elon Musk, ang tagapagtatag at CEO ng Tesla, na ay isang kilalang cryptocurrency investor. Ang app na ito ay tinanggal na ng Google sa oras ng pagsulat. Conclusion at rekomendasyon. Ang mga face stealer na app ay itinago bilang mga simpleng tool, gaya ng virtual private network, VPN, camera, pag-edit ng larawan, at fitness app na ginagawa itong mga kaakit-akit na pang-akit sa mga taong gumagamit ng mga ganitong uri ng app. Dahil sa kung paano pinapatakbo ng Facebook ang patakaran nito sa pamamahala ng cookie, sa palagay namin ay patuloy na sasaktan ng mga ganitong uri ng app ang Google Play. Tulad ng para sa mga peking cryptocurrency miner apps, ang kanilang mga operator ay hindi lamang sumusubok na kumita mula sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pangluloko sa kanila sa pagbili ng mga peking cloud-based na serbisyo ng cryptocurrency mining, ngunit sinusubukan din nilang anihin ang mga pribadong key at iba pang sensitibong impormasyon na nauugnay sa cryptocurrency mula sa mga user na ay interesado sa kanilang inaalok. Sa pagtingin sa hinaharap, naniniwala kami na ang iba pang mga paraan ng pagnanakaw ng mga pribadong key at mnemonic na parirala ay malamang na lumitaw. Maiiwasan ng mga user ang mga ganitong peking app sa pamamagitan ng pagsuri sa kanilang mga review, lalo na ang mga negatibo, upang makita kung mayroong anumang hindi pangkaraniwang alalahanin o karanasan mula sa mga aktwal na user na nag-download ng mga app. Dapat ding ilapat ng mga user ang angkop na pagsusumikap sa mga developer at publisher ng mga app na ito, upang mas maiwasan nila ang mga app na may mga tuso na website o hindi malinaw na mga publisher, lalo na sa dami ng mga alternatibo sa App Store. Panghuli, dapat iwasan ng mga user ang pag-download ng mga app mula sa mga third party na pinagmumulan, dahil dito maraming malisyosong aktor ang nag-host ng kanilang mga mapanlinlang na app. Makakatulong ang mga user ng mobile na mabawasan ang mga banta ng mga mapanlinlang na app na ito sa pamamagitan ng paggamit ng Trend Micro Mobile Security Solutions na nag-scan mga mobile device ng real-time at on-demand para makadetect ng mga nakakahamak na app o malware para harangan o tanggalin ang mga ito. Available ang mga app na ito sa parehong Android at iOS.